Guys, gusto ko lang mag thank you kay Kuya Mark of Pinoy Tracker. Grabe, lagi siya nagko-comment talaga sa aming mga videos. Talagang sinusuportahan niya kami. Kuya Mark, sana ma-meet ka namin talaga. Excited ako makasakay sa truck kasi never pa ako nakasakay sa truck. I hope pag dumaan ka dito sa Saskatoon, dito sa amin, magkita tayo here. Thank you sa iyo, Kuya Mark, sa walang sawang pagsuporta sa amin kahit na small YouTuber lang kami, and coming from you na talagang sobra-sobra talaga yung ano mo, yung achievement mo dito sa YouTube. Talagang we are parang nililook up ka namin, ganyan. Thank you Kuya Mark. So sa mga nanonood sa amin, please subscribe to Kuya Mark's YouTube channel, Pinoy Tracker. So yun po. Thank you, Kuya Mark! Welcome back sa aming channel. Ano masasabi mo? Yes, boy! So ngayon, it's minus 13. Pero ang ganda na lang ng panahon, medyo chilly na lang yung ano niya, yung temperature, hindi na siya ganun kalamig. Pero bukas mag-minus, ano pa din kami, mag-minus 20. Ganyan. And ngayon, ang oras ay 6:49 PM na ng gabi. Pero yung araw, guys, grabe. Naka-spring forward na kasi kami. Ibig sabihin, mas longer days na. Ganyan. Tingnan nyo, guys. O, parang ano pa rin, trick na trick pa din yung araw. So, ang oras ay magsa-7 na. Pero parang, ang feeling mo ay ano pa lang. 5 PM, ganyan. Ayan. So, ano na. Okay na mag-walking, ganyan. Ako'y nakaayos ngayon. Wow! Ano sasabi mo? Kami magpapapicture kasi, guys, kaya nag-makeup ako. Para naman maganda naman ako sa picture. Pag ganyan, nakakasigilaw, ang hirap mag-drive. Natirik na tirik yung araw eh. Oh. So ayan, guys, so ang ganda ng panahon. Ay talagang ano na, spring is here. So dito kami sa London Drugs kasi kami magpapa-picture. Asan na yung asawa ko? Ayan, ay. Kailangan mo siyang ititilt ba? Wala masyadong tao ngayon, ha. Nasa road car. Tumayan tayo, tumingin-tingin. Mga mobile. Marshalls Jeffrey. $399. Meron pa palang ganyan? CD. Dito tayo sa photo. Nalalaka na naman yung mata, oh. Ano yan? McLaren. Oh, pang display, no? 29. 49? Ano mayroon dyan? Kaso wala tayong pambili, Jeffrey. Magtiis ka na lang. Kailangan ko nito. Scooter. 499. 799. Ha? Kaya nga. Okay yan kapag nasa ano ka, major cities. Ibig na mag ano ka, mag ganyan ka na lang. Oo nga eh.
1999. My God, 2000. Oh my God. Yung GoPro ngayon, may ano na, GoPro 10. 549. Zero session pa isa sa luma. Luma talaga. Ang ganda nung ano, Frigidaire, oo. Oh. Old school. Old school na color. Bet. 399. Yan natin yung loob. Pang ano lang to, Jeffrey, yung parang sa basement or something. Ang ganda, no? Oo, ang ganda. 399. Ang ganda naman nun. Hindi mo makikita. 3D. Pang kwarto. 3D. So, sa mga gusto magpa-passport photo, dito kayo sa London Drugs kasi mas mura. And maganda rin yung quality. Kasi nung dati kasi, nung nag-apply ako ng for PR, eh meron pa nun sa Costco. Mas mura din naman sa Costco. Kaso wala na yung pang photo, ano nila eh. Parang sa ID photos or something. Kaya dito na kami nagpapapicture. Siyempre, oh. Picture, picture. Tapos mag-wait na lang kami na ma-develop, ano, ma-print and then ma-develop and then ikakat na lang nila. And, ayun. So, pwede mo na tayo mag-ikot? Pwede naman mag-ikot. So, ikat-ikot muna tayo. Yung color eh. Magkano? 400. Yung ano, pang basement, no? Ang cute eh. Binabalik nila yung mga unang... Oo nga eh. Pati yung color, no? Ano nyo guys, oh. Meron na siyang water dispenser. 229. Ito. Ang cute. Yung kanina. Yung malaki. 399. Ito 34. May ano na lang, 229 na lang. Ito rin ang cute eh. Eh, di ba saan ha? Baka mahulog eh. 200 yan. Ayun. Pang kwarto. Grabe, ano meron dito sa microwave na to? 649. Ano ba yan? Pang, ano sa, yung katulad sa atin? Ay, hindi. 429. Hindi, yung parang may ano yata yun sa taas eh. May, anong tawag dun yung katulad sa atin? Oo, exhaust. Ah, nagbabalat. Tingin-tingin lang kami dito, guys. Hanggang tingin muna. Window shopping. 129, yung bar stool, counter stool, or something. 1899, oh, ano meron dyan? Ang kit naman ito. No? Pwede yun sa labas, sa deck. Aray! Tingin-tingin lang. Dito lang kami tumitingin sa mga appliance section. Hindi pa naman eh. Ang cute nung rice cooker oh, Jeffrey. Kung gusto mo lang para sa'yo lang. Ayan po. 2 cups naman ang kasya. Oh. Diba? 2 cups. Ayan yung ano. 49 na yun. Walang iya. Yung binili ko dun sa atin, tagal-tagal na nun eh. 49 yan. Ang mahal. Kano ba bili ko dun? 20 lang yata yun eh. Nespresso. 279. Oh, ano meron dito? 349? Ano yun? Parang para sa atin ah. Kaya nga. Mahal. Mahal nga eh. Para sa atin. Kaya nga. Ang cute nitong Takore oh. 139. Ah, electric! Jeffrey, tingnan mo. Yung Takore, electric. Kala ko yung ano, Takore mismo. Takore mismo. Oo. Mahal naman ang mga ano na ngayon oh. Kailangan talaga magbibili ka dito Black Friday or Boxing Day. Para mura.
bro. Anong Starscream? Voltes 5? Ang nga pang ano? 5.99. $5.99? Anong mga pang kids? Ano? Oh. Oh, yun yung Squishmallows. Oh. Magkano? Diba Squishmallows yan? Pinakita natin sa Costco. Diba? Saan na ibang place? $29, no? Oh, mahal eh. Ha? So tapos na kami guys. Dito na kami sa sasakyan. So dito sa amin merong Hooters. Ayan. Nag-iisa lang yan dito sa Saskatchewan. Medyo dumilim na. Paras 8 na eh. Oo. Time check. Hindi naman nakita. Nakita ba? Mag-8. Dito ako nag-double job oh. Nung bagong lipat kami dito. Oo, isang araw lang. Sa Meltwich. Diyan ako nag-double job. Ngayon siya eh. Hirap trabaho eh. Kasi guys, mahirap talaga trabaho dyan kasi busy. Yung tinda kasi nila yung parang ginigrill mo yung sandwich eh. So mahirap siya kasi at the same time, magpa-fry ka din ng ano, mga onion rings, tsaka fries, tapos gigigrill mo. So madaling sabihin, ano? All around. All around. All around ka. May ano ka ba, order ng Uber, tsaka Dash. Dash. Busy talaga guys. Kaya isang araw lang hindi na ako bumalik. Buha lang yung uniform eh. Wage yun eh, 11.25 yata yung ano ko. Kasi parehas Tim Hortons yung top, parehas food. Parang papasok ako sa Tim Hortons ng 6 a.m. to 2:30. Ang pasok ko dyan ay 5 p.m. to 10 p.m. something ganun. Ang hirap talaga guys. Eh nakita ko sobrang busy talaga, hindi na kaya ng katawan ko. Eh nag-aaral pa ako noon eh. Hindi ko na kaya. Nakayaw siya eh. Yung bago lipat kami dito. Kahit hindi yun madali mag-double job, no? Lalo kung parehas busy. Correct. Hindi ganun talaga ang buhay dito, guys. Hindi ganun talaga kadali. Mahirap talaga sa simula ang buhay Canada. Kailangan mo talaga mag-sacrifice. May napanood nga ako, guys, eh. Ano siya, in-interview siya sa Omni News. Sa mga nagbabalak pala, guys, na pagpunta dito sa Canada, panoodin niyo yung Omni News kasi marami talaga silang nai-interview na mga talagang nandito talaga nakatira and then sinishare yung mga experience. Ang pathway nung na-interview ay international student. Mataas na position niya sa atin sa Philippines, eh, parang sa government. And then, parang sa Bureau of Customs siya nag-work. Tapos, nakapagsapala rin siya dito. Tapos, nag-trabaho ng dishwasher, kitchen, sa kitchen, ganyan. And then, cleaner. Talagang parang, hindi niya matanggap. Kasi, back to zero ka talaga eh. Talagang, sabi niya dun sa nag-interview, pride daw talaga yung niya. Na okay naman daw siya sa Philippines. Tapos, pagdating niya sa Canada, talagang yung trabaho niya, back to zero talaga. As in, yung mga odd jobs na tinatawag. Na, syempre, kung talagang professional ka sa Philippines, talagang ang pagdating mo dito, talagang malaking adjustment yun, guys. Meron din na interview doon na accountant siya sa atin. Accountant, certified CPA siya sa atin dito. Tapos, ang trabaho niya sa dishwasher din ata. Panoodin nyo guys yun sa Omni News.
Kaya parang naisipan ko din na i-vlog din to, yung about sa pagiging ano, about din sa topic na to, na pag nandito na kayo sa Canada, especially kapag ang pathway nyo ay student pathway. Tapos, hindi naman kasi automatic maganda work nyo dito kasi under student permit kayo eh. Syempre, ang focus talaga, studies. Kumbaga, mag-work na lang kayo parang syempre to support your ano dito, yung parang cost of living, ganyan. Pero talaga ang priority talaga ng mga international student ay yung pag-aaral talaga. So parang ano, talaga parang naano ko na yun nga, kasi naalala ko din yung sitwasyon namin before na double job talaga, as in ano, trabaho mo dati nung una, Jeffrey? Boston Pizza tas Wendy's. Parehas ano, food. Alas 7 hanggang alas 12. Alas 12 ba yun? Alauna. Parang ganun, hindi ko na maalala. Tapos pasok naman ako ng alas 5 hanggang alas 10. Oo. Buhay, ano talaga, magsasacrifice ka talaga dito. Para lang, ano, maka-caught up ka sa mga bills na babayaran mo. Kasi, nung dati, nung bago siya dito, kasi syempre, marami rin kami babayaran kasi nagbumukod na kami. Kumbaga, nagpupa kami ng basement, syempre bibili kami ng mga gamit doon. Yung mga ganun ba? Kaya yun din sa mga gusto mag-Canada, maging mentally prepared din, especially kung ang pathway nyo dito ay international student. Tapos okay na kayo sa Philippines. Kumbaga, mataas na yung profession nyo, kayo talaga yung mga professionals like mga accountant, professor. May nakasama nga ako guys dati nung bago nipad kami dito sa Saskatoon. Ano siya, sa housekeeping siya. Tapos, ang ano niya, ang trabaho niya sa atin sa Pilipinas ay professor pala sa ano, sa university sa atin sa Batangas. Ang tawag ko ay ma'am sa kanya. Hindi yun yung trabaho niya dito. So, ang ginawa niya, nag-aral siya ng ano, kumukuha siya ng early childhood education sa Saskatchewan Polytechnic. Tapos, nag-housekeeping siya sa atin. Kumbaga talagang back to zero ka talaga dito. As in, grabe. So, ayun guys, dito na kami sa bahay. So, ayun na nga, dun nga sa pagiging back to zero. Yun, napanood ko nga yun sa Omni News. And then, may mga nakakausap din naman talaga ako na talagang yung nakausap ko talaga na yun nga, professor siya sa atin sa Pilipinas. Ganyan. And then, meron din ako nakakasama na manager pala sa atin sa bank. And then, yun nga, parang nag-start din siyang magtrabaho dito ng medyo mababa. Hindi ganun ka taas agad. Ganyan. So, kumbaga, parang ano sa atin, kapag talaga makikipagsapalaran ka, kailangan talaga i-prepare mo talaga yung sarili mo sa mga possible na magiging ano mo dito, magiging buhay mo dito sa Canada. Kasi ang buhay Canada, hindi naman laging sunshine and rainbow yan eh. Kumbaga, or butterflies, ganyan-ganyan. Meron din talagang trials, merong adjustment, at meron talagang struggles. Kaya kailangan mentally prepared. Ganun. Kasi ang talagang adjustment talaga sa mga ano eh, sa mga kababayan natin na talagang mataas na talaga yung profession sa atin sa Pilipinas. Yung talagang mga professional level na talaga na mga CPA, yun nga, as what I've said earlier, mga doctor, nurses, ganyan. So, ayun, yung kumbaga maging heads up na lang din sa mga possible scenarios na mangyayari sa inyo dito once na nag-move kayo dito. Kasi, lalo na ngayon, dumarami yung mga international student. Tapos, nakikita ko pa, hindi naman sa pag-ano guys eh, I'm not discouraging mga international student naman. Kasi kung capable naman talaga kayo magbayad ng tuition fee and yung pag-aaral dito, diba? Go for it! Kasi maganda naman talaga ang Canada. But of course, yun nga, may mga disadvantages din talaga, sa totoo lang. And, ayun, yung parang piniflex nila yung sahod dito na 100,000 pesos daw ang sahod pag kinonvert. Pero kasi, ang totoo kasi guys, yung 100,000 pesos na in Philippine peso yun. Pero pag dito yun, wala na yun kagad guys. Kasi sa taas ng cost of living, yung renta, yung pagkain, groceries. Kumbaga yun, yun lang ang maging ano ko, masasabi ko. Kumbaga maging, ano, mag-research talaga. Kasi minsan kasi yung high expectation natin na, oh, Canada, maganda buhay natin dyan pag nakapunta tayo sa Canada. Hindi, meron talagang ano, may mga trials din talaga na
aanuhan nyo, na ma-experience nyo, syempre, if you're just starting. Ganun din naman kami, lalo na ako, nung temporary foreign worker nga ako, guys, kapag gipit na kami, sa Indomie lang kami umaano. Pag gipit kami, sa Indomie na kami nakakapit. Grabe, papakita ko sa inyo, guys. Wait lang. Eto, guys, so dito na kami kumakapit nun. Pag-alit ako nun na sa Tim Hortons. Pag wala nang makain, Indomie na. Sa Indomie na kami kumakapit. Kumbaga, ayun, realization din talaga na sa mga nagbabalak mag-Canada, mag-research talaga. Kasi, syempre, yung mga, ano, may mga nakikita rin kasi tayo sa social media na talagang parang niroromanticize na yung pagpunta dito sa Canada, na para talagang maganda talaga yung buhay dito, wherein meron din talagang trials. Pero talagang maganda talaga ang Canada, syempre benefit-wise, ganyan. Pero syempre, maging yun nga, maging prepared. Kasi marami tayong nakikita, marami na din tayong napapanood, di ba, ng mga talagang mga well-established na sa Philippines, di ba? Yung mga sikat na newscaster, talagang nag-aano talaga, nakikipagsapalaran talaga dito sa Canada. Kumbaga talagang maganda talaga ang Canada eh. Pero syempre, may mga disadvantages din. Ganun. Ayun guys. So I hope may natutunan kayo for today's vlog. And we'll be seeing you for our next vlog. Ingat po tayo lahat. Bye! You don't like it all.